Hello mga kagulay, welcome back sa aking channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw ay magpapa-tractor na tayo. Dito nga sa tataniman natin ng 6,000. Ito tong anong to, hanggang dito mga kagulay. Hanggang dyan sa may nakikita nyo yung maliit na puno ng ano, ng nyog. Yan, hanggang dyan, hanggang dun. Sa may ano dun. Tapos to, hanggang dun. Gano'n siguro ito nga ng 6,000. Gawa ng nung pinuwenta nga, nasa 5,000 square meter mga kagulay. 5,000. Hindi ko lang alam kung pakakano ng 6,000. Bahala na, bibilangin na lang kung ilan ang may tatanim mga kagulay. Sa pinatraktor ko na siya mga kagulay. Kung mapapansin nyo, tubig-tubig pa siya kasi gawa nga ng ano, ng alakas ng ulan kagahapon. Tapos ang tagal, lakas pa ng hangin. Eh kapag hihintayin ko pa to na matuyo, eh ang gagawin na lang dito mga kagulay, papadoble to. So, mga papadoble yung ano niya, yung pag-tractor. Yan mga kagulay, tatractor na. Kumbaga itong kalahati pa lang yung inaano nila. Hanggang doon yan mga kagulay, sa puno ng nyog. Doon ba sa banda unti. Una, pinatractor na natin mga kagulay. Kasi baka mga katapusan siguro. Basta hindi pa siguro abot ng katapusan mga kagulay, ay ipapaano na natin. Dapat mataniman na siya. Kasi magjujula, pag nagpas na ng July, tag-ulan na naman dito sa amin. Ngayon pa nga lang, umuulan-ulan na. Kaya kailangan na talaga siyang mataniman mga kagulay. Pakita natin mga kagulay yung ano, yung daanan ng traktor. Basta hanggang doon yan mga kagulay, sa may ano, sa tinuro ko kagayin ha, hanggang doon yan. Saka yan yung isang operator ng traktor mga kagulay, sa ibabaw. Bali dodoblem pa to mga kagulay, kumbaga isang ano pa lang siya, dodoblem pa. Nandun yan sa iniikutan niya mga kagulay. Medyo malawak-lawak po mga kagulay, kalating karya. Hindi ko na, hindi na pinasama yun nandun, gawa ng ano, may gagawin daw sila dyan. Kaya hindi ko na pinasama hanggang dun sa may bahay. Dito lang, hanggang dun na. Sa ano, makikita nyo ano pa siya. Kaya kailangang doblehin. Makikita nyo rin itong taluan ko sa kabila mga kulay, green na siya. Aso inulan nga na naman siya kagapon, marami pa rin naman siyang bunga. Ayan, ewan ko kung abot pa rin ng 400 dyan sa susunod. Nawa nga ng ano, 5 months na rin naman siya. Saka bawing-bawi na rin naman ako, nakapag-ipon na rin naman ng panggastos doon kahit papano. Saka nakapag-renovate din ako ng bahay kahit papano. Hindi pa naman lahat na ano, kumbaga napadivisyonan ko lang doon mga kagulay. Kumbaga doon napunta yung nakikinita ko dyan. Yan. Ang mapapansin nyo talaga mga kagulay, basa. Eh kung hihintayin ko pa ito matuyo, hirapan matuyo ito mga kagulay. Baka maabutan na ako nung pinapunla ko. Kasi hindi na nga ako nagpunla mga kagulay. Nagpapunla na lang ako kasi hindi ko na maano, hindi ko na masikaso. Yan. Laki-laki rin to mga kagulay. Half hectare. O mga 6,000 siguro maano na ito, kaya 5,000. Basta update ko kayo kung ilan talaga yung may tatanim na puno dito. Pero yung in-order ko mga kagulay 6,000. Kasi hindi naman may iwasan na may mamamatay para may pangpalit. Palit, mapalitan ka agad kapag may namatay. Kaya 6,000 yung inano ko.
pa-renovate ko nga pala dito sa bahay mga kagulay. Ito na, nanon na siya, na dingdingan na. Ngayon napuntahan ngayon na siya, sabi ko dito sa tinita ko. Ayan. Dingdingan na rin siya mga kagulay. Kung mga nung nakaraan na pinakita ko sa inyo hanggang dyan lang ngayon. Hanggang dito na mga kagulay. Ayan. Tawag niyan sa amin mga kagulay sa Kuwante Locos kasi kumbaga yung nakasanayan sa ano at nasanayan sa amin ng mga matatanda Kubuta, kasi Kubuta yung nandun nakapangalan dun sa ano traktor dito sa kanila, rotor, kasi rotovator nga naman, kaya rotor ang tawag dito sa kanila. Ano mga kagulay, alas matatapos na dito sa baba. Ayan. So tingnan natin dito sa kabila mga kagulay. Ano natin tong ano. Saka yung nag-spray nga pala ako ng basta mga kagulay, ito na siya. Nalabas ano, ano siya. Na matay na yung mga ano. Yung mga damo. So, sobrang lakas ng hangin kagapon, saka ulan. Yan, tubig-tubig na naman diyan. Ang kagandahan lang naman ng pag-ulan ng malakas kagapon, yung white flies natabog talaga siya, nabugaw siya kasi malakas yung ulan tapos sinamahan pa ng malakas na hangin, nabugaw yung ano white flies. Kasi tinignan ko kanina umaga, wala na yung mga white flies mga kagulay. Yan, 5 months na ang ating mga talong mga kagulay. Yan, may mga bunga pa rin naman mapapansin nyo. Yan, o, tinanggal ko nga yung ano, yung mga sanga na hindi na ano na kailangan. Kung titignan nyo, sisliwi nyo, mga malalaki pa rin yung bunga nyo mga kagulay. Yan o. Yan. Saka ito nga pala mga kagulay, baka kapag ano dito, isunod ko ang palaya. Susubukan ko rin talaga magtanim ng palaya mga kagulay, kasi yung palaya, kung kumbaga nung nagtanong-tanong ako sa palengke, hindi siya bumababa ng 30. 30 pataas mga kagulay. Ngayon nga nung nagtanong ako, mahal ng palaya dito sa amin. Ang farm gate ng palaya dito sa amin, 60. Basta ang sabi sa akin nung ano doon, yung nasa pwesto, yung parang wholesaler doon, pinakamababa nilang kuha kahit noon pa daw, 30. Hindi siya na, hindi kagaya ng talong na bumababa siya hanggang 8. Dito sa amin, sabi nga nila, meron pa silang 5 piso na nakuha dati. Pero ang palaya, hindi talaga daw bumababa hanggang 30 lang daw talaga pinakamababa. Kaya susubukan ko rin magtanim kapag natapos itong ano na ito, itong talong na to. Yan na rin yung gagamitin ko siguro pambalag. Tatanggalin ko na lang yung medyo hindi na pwede. Yan siya mga kagulay o. Oh. Mas maano na yan. Dito sana kasama to, kaso lang hindi na pinasama ng nanay niya, gawa ng baka ano nila ng ano, manok. Kumbaga kukuralin nila yan, baka paalagaan nila ng manok dyan mga kagulay, kaya hindi na sinama dyan. Ano? Doon, hindi pa 'yon yung pinakahangganan niya mga kagulay, hanggang doon pa sa puno ng nyug doon. Yan yung ano, yung half hectare. Half hectare yan mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako mga kagulay. Sa update ko na lang kayo kung magpa-plot na kami, maglalagay kami ng plastic mulch. At saka kung magtatanim kami, at saka may papakita ko rin sa actual sa inyo kung ano yung spacing ko sa pagtatanim saka doon sa plot to plot. Sa mga bago pa lang sa munting channel ko, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatalong. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyo lahat.